Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan naman natin ngayon ay kung ano ba ang size ng typical column footing. Sa mga nagtatanong kung ano ba yung size na dapat nilang gamitin sa kanilang column footing, ay pag-usapan muna natin kung ano bang klaseng structure yung meron kayo. Kung kakaiba yung design ng inyong bahay, ibang design ng structure na inyong ipapatayo, kailangan magpa-structural analysis kayo. Ang mga katanungan ninyo tungkol sa column footing ay mahirap i-comment kasi nga may tinatawag tayong F1 or footing 1, F2, footing 2, F3, F4. So alin ba dun? Kung tatanungin naman ako, ang ibibigay ko sa inyo yung pinaka-safe at yung pinaka-malaki. Ngunit, syempre, di ba dapat nagbabari yung size ng footing depende sa spacing ng poste. At hindi lang spacing ng poste. Depende rin sa area covered na pwedeng dalhin ng isang footing. Merong mga area na malawak yung kanyang covered at meron namang area na hindi naman ganun kalawak. Kaya, iba-iba yung mga sizes. Kaya nga meron tayong F1, F2, F3 or minsan meron pang F4. Depende sa design ng bahay. Ngayon, kung tatanungin ako, syempre, ang ibibigay kong design or yung bibigay kong mga sizes ay depende sa typical design. Ano-ano ba yung sinasabi nating typical design? Dalawang palapag, bahay, yung distance ng poste, nagre-range from 2.5 meters hanggang 5.5 meters. So, depende kung gaano kalayo yung spacing ng poste, depende kung gaano yung area covered ng pinaka-footing. Ang typical design, maaari rin natin sabihin na second floor siya, ang ginagamit is color roof or roofing materials at hindi slab o buhos, hindi pwedeng buhos yun. So hindi na typical yun. At kung lalagyan nyo pa ng water tank, lalo kung hindi typical yun. Mientras bumibigat po yung load ng structure ay kailangan lumalapad, lumalaki ang ating footing. Kaya pag-usapan naman po natin ay ang typical design. So, ano-ano ba yung mga sizes natin ngayon? So, unahin natin sa F1. Dito sa nilagay kong pinakakapal ng footing, nilagay na natin dahil para safe, ay 0.3 meters lahat. Nag-vary lang siya, depende sa size, at saka yung number of pieces ng rebars. Halimbawa, yung F1, again, 0.3 meters or 1 foot yung thickness ng, ang footing, tapos yung size is 1.2 meters by 1.2 meters o 4 by 4 feet. Tapos ilan yung bakal niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 papunta ron, 6 din papunta doon. So, ibig sabihin, 6 both ways. So, 6 both ways para safe dahil ito yung pinakamalaking load na dadalhin. Ito yung may pinakamalaking area na pwede natin sabihin na dadalhin. Gamitin natin dito ay 16mm diameter na rebars. So, paano ba ninyo makikita? Or ano ba yung makikita ninyo sa drawing? Ano ba yung nakasulat doon? So, kung mapapansin ninyo, yung F1 ninyo, makikita nyo nakalabel dito. Nakalagay doon is 16mm diameter both ways. So, pag sinabing both ways, papunta ron, 6. Tapos, meron siyang spacing na 20 or 0.200 meter. So, yung spacing natin ng 0.200 meter, kung titignan natin ito kasi meron siyang concrete covering kabilaan, say 2 to 3 inches. So, ibig sabihin, lalabas na less than 0.2 meter yung magiging spacing natin ito. Lentas kumikitid siya, nagiging less than 200 millimeter or 0.2 meter, ay mas okay siya. Tapos, ito namang F2. So, pareho lang naman yung thickness, again. Tapos, pareho lang naman yung rebars, 16mm diameter. So, ang makikita natin dito, ay kung yung F2 gagamitin natin, ay imbis na 6, so ito ay 5. Bakit 5?
5 papunta doon, saka 5 doon. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 na 16 mm diameter both ways. At 200 din naman to. 0.2 meter. So 0.2 meter, ibig sabihin kung i-actual natin ito, kung mayroong 2 to 3 yung covering nito, so ibig sabihin ito ay less than. Okay? So less than. Less than 200 mm or 0.2 meters. F3 tayo. Since ito namang F3, ito yung pinaka area na konti lang yung dinadala niya compared dito sa F1 sa F2. Kaya ito, ang lumalabas dito na kung titignan natin yung distance nito ay medyo lampas ng 0.2. Kung titignan natin kung so, iyaano natin to. Pero aabot din yung 0.2 niyan inside to inside na dimension ng rebars. So, kaya ang gagawin lang natin dito is gawin lang din natin itong instead na 0.2, pareho lang naman, both ways din siya, na 4 pieces na 16 mm diameter both ways. So, ito naman, pwede rin naman natin ilagay na 200. Kaya lang kung titingnan natin, i-actual natin to, yung inside diameter, yung inside to inside spacing nitong bakal na to ay almost 200 millimeter or 0.2 meter. Kaya, hindi naman naglalagay yun na. Okay? So, ngayon, nakuha na natin yung lahat na to. F1, F2, F3. Kung ano yung mga sizes. Ngayon, saan ba natin nilalagay yung F1? Ano ba yung concept ng F1, F2, F3? Marami nang gumawa nito. At the same time, halos karamihan, ito yung dinidesign nila. Ganito yung mga sizes. Kung magre-reduce naman, halimbawa ito, yung F2, i-reduce mo yung, sabihin mo, yung bakal ay imbis na 16 mm diameter, gusto nyo gawin mong 12 mm diameter. So, as is pa rin siya, babaguhin mo lang yung number of pieces. Instead na 5, ito, 1, 2, 3, 4, 5. Gawin mong 6. 6 both ways. 12 mm instead na 16 mm. Ganon din to. Pero yung F1 dahil nga medyo, ano, mas maganda pa rin. Meron tayong safetiness. So, maganda na gantong size. Kung isa lang naman yun, halimbawa, meron tayong may plan tayo. So, nasaan ba yung F1, F2, F3 natin na yan? So, dito, halimbawa, symmetrical yung ano, yung lahat ng pwesto ng poste. So, kung kukunin natin ito, halimbawa, ito, kalahati nito, hati sila rito sa dito, itong dalawa, hati sila. Itong dito, hati sila. Ito, hati sila. Ayan. So, itong dito, hati ito. So, tingnan natin yung gitna. So, based dito sa diagram natin na to, yung itong puting natin na to, ito yung area na covered niya. So, ibig sabihin na ang laki ng covered area niya. Lahat ng poste may kahati siya para dito. So, ibig sabihin, malaki yung kailangan ng pressure para madala yung weight ng structure. Kaya ito yung pinakamalaki. Ito yung gagawin natin F1. Ngayon, check naman natin yung mga gilid, yung bandang nasa gitna. So, kung nasa gitna, ito siya. Hati. Hati sila. So, hati sila. So, ito naman. Mas maliit to. So, kalahati lang siya ng area nito. Kaya ito, pwede natin gawing ito na yung F2. Ito yung F1. Okay. So, paano yung F3? So, sabihin natin, ito yung F3. Diba? Compare mo sa mga area nito, ito kalahati lang nito. So, pwede natin ito yung gawin natin F3. So, ito na, meron na tayong mga design. Ngayon, kung nakikita naman natin na madadagdagan ito ng poste, halimbawa, dahil nagkaroon ka ng terrace dito, na maliit. So, kung gusto nyo magdagdag ng F4, so ito pwede nating F4. Ano ba yung F4 na gagawin natin ngayon? Puting 4.
kung ito ay 80 by 80, 12 mm diameter, ay 16 mm diameter. So ito pwede na natin gawing 12 mm. Basta slab lang naman siya, 'di ba? So imagine apat 'yan na magsasama-sama. So yung F4 pati ito gawin mo na ring F4 'yan. So at ito gawin niyo na ring at least na F3 yung kanto natin na 'to. So ganun lang yung ano, depende rin sa loading at saka yung area covered. As well as yung distances ng poste. Halimbawa, yung distance nito talagang napakalayo kasi umabot ito ng 5.2 meters. So, siyempre, dapat pwede na rin itong gawing F1 kung talagang sobrang layo ng distances para yung pressure niya medyo lumaki. Kung ngayon, kung less than nasa 3.5 lang ito, so, gawin na lang natin itong F2. So, yung binibigay ko sa inyo yung concept ng area. Kung paano ba nagre-react yung bawat putting sa bawat pagbibigay nyo ng loading. So, depende yan sa loading or sa weight ng structure. Kaya pinakamainam pa rin kung hindi naman typical yung inyong structure. So, maganda kasi magpakonsulta or magpa-design or maghanap ng professionals para gumawa ng structural analysis ninyo. Okay? Hanggang dito na lang yung ating video. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, pakihit na lang po yung subscribe button as well as yung like at saka po pakihit na rin po ang notification bell. Maraming salamat po.